everyone, my name is Jen and welcome back again to Team Derushi Channel. So happy new year everyone, wish you all the best for the year 2021 and sana po lahat ng mga wish nyo is matupad ngayon 2021. And for those who still wanted to apply in Canada, meron po ako lalagay na mga link sa baba na mga free placement sa Philippines. Pwede nyo po silang i-visit yung mga agency na yan. Free placement fee kasi po ang Canada is free placement fee naman talaga siya. So employer yung mga nagbabayad ng gastos nyo. So ang magagastos nyo lang po is yung mga medical and yung pagpaprocess sa mga papers nyo. So for today's vlog guys, it's another inspiring story of one of our kababayan. He is from Philippines, Silang Cavite. He is a cabinet maker. He has experience in the Philippines for, I think, 5 to 12 years. And he applied in Canada as a furniture maker. So let's listen, guys, to his story. And his name is Mr. Ezequiel De Los Reyes. So, Kuya Ezequiel, pwede mo bang ikwento sa amin paano ka ba nakarating ng Canada? So, ano ba yung process mo? Saan ka sa Philippines? Sa Cavite. Silang Cavite. Yung doon kami nakatira. Pero ang aking province ay sa Arayat, Pampanga. Oh. So, ano yung agency na in-apply mo sa Philippines? First Dynamic. College graduate ba yung ano nila? No. Yung mga skill ang kinukuha nila. So may nag-work ka sa Philippines as furniture talaga siya. So nag-apply ka sa agency, furniture talaga siya. So how many years yung experience na hinahanap nila? 5 years pataas. Oh. Pero ang aking experience ay nasa almost 12 years na. So high school graduate, college? High school graduate. Mapa-high school, college. Basta may experience. Mm-hmm. So paano yung process mo sa agency sa First Dynamic? Yung first na pagpunta mo dun sa agency mo. Ang first na hinanapan sa akin, diploma, NBI, tsaka yung COE. Ah, certificate of employment. Tsaka yung mga yung TESDA number 1. Nakatunay na ikay marunong talaga. Kasi hahanapan talaga sa'yo na katunan na ikay, karpintero. So may binayad, nung nagpunta ka sa first na pagpunta mo dun sa agency, meron ka bang binayadan or placement fee or something? Wala. Ang nagbayad mismo sa amin, yung aming employer. Ang ginawa na namin, kami na mismo naglakad ng papeles namin, kami na mismo nagparedribon, lahat-lahat yun. So yung process lang talaga, yung sa kanila, so ang binayaran mo is medical, right? Oo, medical. Then yung mga papers. Oo. Pero yung placement fee, ticket. O lahat. Si boss lahat na nag... Yung boss na sinasabi mo ba is yung... Dito employer, yun. So, saan ka sa Canada? Dito sa Quebec. Thetford Mines, Quebec. Thetford Mines, Quebec. So, yung trabaho mo is same lang din siya? Oo. Cabinet maker ako. So, ano masasabi sa agency? Okay ba siya? Paano sino mag-a-apply doon? Online or... Online or pwede kang sumadya doon. Sumadya ka nang tapos sasabihin naman sila sa inyo kung ano yung mga available, kung ano yung mga hiring at nababagay sa inyo na... So nagpunta ka doon sa agency, hindi ka nag-apply online or dumiretso ka basta doon sa agency? Hindi lang, nag-upisa to sa mga kaibigan ko. Ah, so parang recommended yung agency? Kasi ang mga kaibigan ko, sila yung nauna dito. Okay. Nung sila na una dito, kausap nila si boss at nangangailang paraw ng mga dalawang katao, tatlo, ako tinawagan nila. Ng mga cabinet maker? Oo, ako yung inirekomenda nila. Ayun, hanggang sa tuloy-tuloy na. Ayun. Na ganito na pumunta ng agency. At pangalan ka ako? Ganito, First Dynamic daw. Ayun, pumunta ako at binigay mga exact na address. Exact address sa mga requirements. Ayun, hanggang sa tuloy-tuloy na. Ayun, at sinabi sa akin na ganito yung mga kailangan. Ganyan-ganito. So, ganun lang pala siya, ilang months ka bago nakalis from Philippines? Hindi lang months, taon. Taon kang naghintay. Oo. Bakit? Dahil nga, yun nga, dahil napakigpit. Pag sinabing Canada, napakigpit nila. Bawal ang fake. Oo nga. Yung mga gawang recto, yan. Kasi, matitrace nila yan.
at oras daw na matres na fake yan, automatic deny ka na, wala nang kuskus balongos yun. Yun ang sabi sa amin ng agency. Oh. Kaya eh, mas maganda maging honest ka. Kasi kung honest ka, maganda magiging kalalabasan nun. Bagay, totoo nga. Oo. So, kuya yung ano, sa tingin mo, yung salary, okay lang ba matanong yung salary? Swerte natin. Do you per hour lang? Para kung hindi siya, ang per hour siya. Ang per hour ko dito ay $14. Okay. $14. Tumataas lang yung pag after 6 months. Ayan. Tumataas siya ng $1. Kada 6 months yun. Hanggang sa maging 19. Oh, so tumataas talaga siya? Oo. From nag-start ka from 14, tapos mag-jump siya sa 19. Oo. Oh, so malaking tulong naman talaga. May naiipon naman talaga. May naiipon. Sabi nga sa akin, sa lumisang taon, hindi ko pa masyadong makakaipon kasi kakabisuduin mo muna yung mga pasikot-sikot dito at yung mga pangangailangan mo. Siyempre, mag-upisa ka muna sa mababa. So, kuya, ano yung mga papayo mo sa mga aspirant na mga Pilipino na gustong makarating dito sa Canada even though hindi sila mga college degree holder? Ang masasabi ko sa mga gustong pumunta dito ay tiis lang. Huwag kayo tumingin sa anuman, ngari, hindi kayo tapos. Hindi. Tumingin kayo kung ano yung kaya nyo. Yung kaya nyo. Huwag kayong, high school lang, huwag. Experience sa kalakasan lang ng loob. Yun lang. Kuya, any additional advice para sa mga kababayan natin na gusto magpunta ng Canada? Ang payo ko sa mga gusto makapunta dito ay tiis, magtsatsaga kayo. Kung di kayo pumasa, apply na apply. At higit sa lahat, lagi kayo mananalangin. Yun lang, wala. A big shout out guys kay Mr. Ezequiel De Los Reyes for giving us a chance to share his story through my YouTube channel Team De Roshi to inspire a lot of Filipino or our kababayan na mga gustong pumunta dito sa Canada and to give them tips paano nga ba makakarating ng Canada nang hindi nag-aalala or nag-iisip kung kung wala kayong pera or kung college degree ba. Maraming salamat, Ezequiel De Los Reyes, for trusting us. And guys, if you're new to my channel, don't forget to click the subscribe button and click also the notification bell so that you don't miss anything, guys, every time I uploaded a new videos. So hope you enjoy, guys, our new video today and hope to see you on our next vlog. Thank you for watching!